Hi guys, this is Alaya Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba maganda magtrabaho sa Hong Kong as domestic helper? Ayan, so before that, mega love shout out to Mary Is. Ayan, yun yung name niya sa Facebook. And last Saturday is 39th anniversary ng JIL na church dito sa Sheikh Kip Me. And nandun pala siya sa may harap lang namin. Ito yung upuan namin and sa harap nandyan siya na subscriber ko na yung nagchat sa akin kasi may Facebook page ako. Pwede nyo akong i-ano doon, i-follow Jenny Babe. Ayan, so G-E-N-A space and then Babe, B-H-A-B-E and then Diary. So gusto kong palitan ng Alaya Jenny na pangalan pero hindi ko na siya magawa. Tawag nito, nandun siya, and then message niya ako kasi nag-reels ako ng video na nandun ako. And then yung babae na nasa likod ako, yung babae na naka-jumper na pink and puti na damit, is katabi niya pala, kaibigan niya ata yun. Ayan, so sabi niya hindi kita nakita. And sa likod ko is nandun din yung isa kong subscriber. Nagulat ako na nagpipreach or nagkakanta-kanta and then nahulog yung flag, kinuha ko, inabot ko sa kanya and then nagulat ako, pinakita niya sa akin yung cellphone niya and then nakaplay doon yung mukha ko na nagsasalita ako sa YouTube. So natawa na lang ako kasi hindi ko na maalala kung anong video kasi pare-pareho lang naman yung damit ko. And sabi ko lang sa kanya, hello, ayan. Tapos ayun, nagpaalam ako nung umuwi na ako. So bakit nga ba maganda magtrabaho sa Hong Kong as DH? First is malaki yung sahod dito compare natin sa ibang mga Asian country or Middle East. And Dubai, mas malaki siya. Singapore, nasa 30 na din sila. Taiwan, ganun din. Parang 25 ata ngayon, depende. And then Malaysia is nasa 22. And then Middle East is 22 din ata sila ngayon, 23. Dubai is parang 25. Depende kung gaano kakatagal kasi tumataas. Ayan. So malaki yung sahod ng ibang bansa na ibang mga Europe, ganyan katulong doon, Russia, Turkey, maganda din doon kaso medyo mahirap lang makapasok, kailangan ng placement. And hindi ko alam kung paano magsimula doon. So next is paano bakit ito din magandang stepping stone kung pupunta ka ng ibang lugar, kung mag-Europe ka, kung mag-apply ka sa iba-ibang lugar, dito ka dumaan sa Hong Kong. Kasi pag nandito ka na, hindi ka na uuwi sa Pinas para mag-process ng paper. Kasi pag doon ka and then lalabas ka ng bansa, mahirapan kang makaalis kasi yung immigration doon is mahigpit. Pero pag dito sa Hong Kong ka, pakita mo lang yung ticket mo, ganyan-ganyan, and then alis ka na, wala silang mahirap kasi parang okay sa kanila and hindi mahigpit yung immigration nila dito kasi hindi naman nila tayo citizen. And the next is, aside sa malaki yung sahod dito sa Hong Kong, yung oras dito and yung oras ng Pinas is the same lang. So hindi ka ngayon mahihirapan na kausapin yung pamilya mo. Pag gabi sa atin, gabi din sa kanila. So pwede anytime, pwede mo silang kausapin kasi same lang ng oras. And then, also malapit lang yung Pilipinas and Hong Kong. So anytime, pwede kang makauwi kung may emergency. Marami akong kaibigan na kapag graduation ng anak nila, nagpapaalam sila na uuwi. May isa nga akong kaibigan na dalawang beses nang umuwi ng Pilipinas. Ayan, so isang taon pa lang siya, mahigit dalawang beses na siya umuwi. Hindi rin practical yung ganun, lalo pagka pamasahe. Siyempre, pag uwi mo dun, ako kasi yung taon na kapag uuwi, hindi ako uuwi na wala akong dala. Kasi ayoko na ganun, kahit sa Manila ako umuwi, ako may mga bit-bit talaga, ako marami. So hindi ako uuwi nang wala akong dala. Kaya hindi talaga ako uuwi hangga't hindi ako may pera. And then next is kapag nandito ka sa Hong Kong, anytime pwede mong i-break yung contract mo or mag-terminate ka ng contract mo kapag hindi mo na kaya yung trabaho. Unlike sa ibang country, especially Middle East, na kailangan mo talagang tapusin or isauli ka nila sa agency. So doon naman, hahanapan ka naman nila ngayon ng panibagong amo. And sa panibagong amo, another 2 years ka doon, tapusin mo. Kaya medyo mahirap din doon sa ibang bansa na Middle East. Dito sa Hong Kong, madali lang. Kung gusto mo mag-break ng contact, mag-break ka lang. Basta may 1 month notice ka, ganyan. Pantay dito yung batas, mapa employer or helper.
Next is, meron kaming day off dito every week na isa. So, at least kahit sa isang araw na yun, pwede kang matulog ng 8 hours. Pero, depende din guys. May ibang amo na salbahe na kahit day off mo pagtatrabahuin ka. May iba. May mga subscriber ako na pinapatrabaho sila. Alas 11 na sila umaalis ng bahay. So, sinanay nyo kasi yan. Kaya huwag nyong sanayin. Pag bago kayo guys, huwag kayong kumilos sa day off nyo. Di bali nang magalit sila. At least, ano nila na, alam mo na day off mo, hindi ka magtatrabaho. Ako, wala. Nung bago ako, ang ginawa ko lang nung pag day off ko, bago ako mag day off, is pagising ko, naglagay lang ako ng tubig sa heater, yun lang. And then, nilipat ko lang yung tubig sa pitcher, hinugasan ko yung tasa, and then umalis na ako. So, wala. Kapag day off ko, rules ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng pumasok sa kwarto nila. Kasi any time or anong mawala dyan, anything na mawala dyan, ako yung pagbubuntunan. Eh, syempre, sabihin ko, day off ko, hindi ako pumasok dyan, kaya wag mo akong pag-aanuhan. Di bali na pag working days ko, pagbintangan mo ako, wag lang sa araw ng day off ko. And, nung nakaraan, inasanay ng amo ko pa unti-unti, na kunwari, sinabihan niya yung bata na, gusto ko bukas ikaw yung magpapakain sa akin sa breakfast, sabi ng bata. Nagpanting yung tenga ko. Sabi ko, day off ko bukas, alis ako, punta akong dagat. Sabi ko, ganun. Tapos, yung amo ko na nahimik. Sabi ng amo ko, saan ka punta? Sabi ko, sa dagat. Maaga pa kami aalis. So, hindi nakalusot yung pag-ganun-ganun. Kasi pag umoo ka, nag-promise ka sa bata eh. And then, umoo ka, aantayin mo ngayon yung bata kung kailan siya magising. Papakainin mo siya ngayon. And then, yung amo mo is matutulog doon. Kasi, bago kakain yung bata, madami pang arte yan eh. Naalala ko tuloy, nagagalit ako. Hindi pa siya muna kakain. Alam mo yung maglalaro-laro pa siya, tatanggalin mo pa ngayon yung diaper niya, lilinisin mo pa ngayon yung ngipin niya, papalitan mo siya ngayon ng damit kasi nakapajama siya. Bago ka ngayon makaalis ng bahay, papakainin mo pa, babasahan mo pa yan ng libro. Yun yung nangyari doon sa katulong ng kapatid ng amo ko. Sinanay niya isang beses, ngayon, kada day off niya, sinasaingan niya pa yung alaga niya, pinapakain niya muna bago siya umalis. So, nakakaalis siya alas 11 and then curfew niya alas 8. So, bitin na daw siya sa oras kasi marami din siyang barkada and nagbabar siya. So, wala. Nabibitin siya. Ang ginawa niya is nagbreak siya ng contract. So, ngayon nasa Pinas siya pero parang nag-i-enjoy naman siya dun. Sabi niya babalik daw siya dito. Siguro bago siya umuwi, nakakuha siya ng amo and nagpo-process siya ngayon sa POAA. Ng mga ano-ano. Basta nag-post siya na babalik daw siya dito. Ayan. X is, maganda magtrabaho dito sa Hong Kong kasi meron kaming 14 days na statutory holiday sa loob ng 1 year. So, may mga holidays dito na pula yung ano, especially Chinese New Year. 4 na araw kami pagkasunod-sunod yan. 4 na araw kaming walang pasok. Nagsimula nung 12. 12, 13, 14, 15. So, 4 na araw. Pero yung 4 na araw na yun, guys, ang dali-dali lang matapos. Ang dali-dali lang maubos. So, wala. Isa din yun sa perks dito sa Hong Kong. Kapag domestic helper ka, meron kaming holiday. And kapag day off mo, malaya kang masuot kung ano yung gusto mo. Kasi dito sa Hong Kong din, hindi ka ma-homesick kasi madami din mga Pinay. Pero ingat-ingat lang sa pakikipagkaibigan kasi hindi lahat totoo. Ayan. So, hindi lahat. Ano, may iba dyan na sisirain kayo na magkakaibigan. May mga ganon. So, ingat-ingat kayo sa papapasukin nyo. And huwag kayo basta magtitiwala. Huwag din kayo, kahit yung kwento nyo is ano, alam nyo yun. Halimbawa, yung kwento nyo is parang wala lang. Yung nasabi mo lang ba? Kasi nga, sa ano lang, alam mo yung sa pagkakataon, halimbawa, may nabasa ka message and then may sabing walang pera. So ngayon, nag-comment ka na bakit to walang pera. So ngayon, yung bago na naging kaibigan yung nakikinig. E ngayon, dumating yung pinag-usapan nyo. Tapos, edi hindi niya sinabi. Next na meeting nyo, namalditahan na siya sa'yo. Kasi nga, syempre, pagkauna, dalawang beses mo siyang maging kaibigan, hindi mo talaga yan magiging close, hindi ka magiging kampante dyan kasi hindi mo nga yan muna kaibigan. So, ako kasi yung tao na kapag hindi ko pa kaibigan, hindi ko talaga yan kaibigan, hindi magaan yung loob ko. Yung mga kaibigan ko lang, yung ini-special treatment ko, pero yung ibang tao, hindi, ganun ako. So, ngayon, namabalditahan siya sa akin kasi nga, hindi ko, alam mo yun, hindi ko inano,
hindi ko siya binigyan ng special treatment. Gusto ko katabi ko sa upuan, yung kaibigan ko talaga. So, hinila ko ngayon. Nagalit siya doon, yung parang sumama yung loob niya. Kasi, parang pinamukha ko sa kanya o pinakita ko sa kanya na ginawa ko yun. Eh, syempre, yun yung kaibigan ko eh. Unahin ko talaga yung makaupo kasi yun yung kaibigan ko. So, ngayon, ang nangyari, kasi sa galit niya sa akin, kinuwento niya ngayon yung sinabi ko na nagsabi ako na bakit walang pera to, yun. Eh, di, yun na, naglabasa na. Kaya ingat kayo sa maging kaibigan nyo, lalo na yung bago lang salta. And, may daplis lang niya na kwento, pero pwede niyang gamitin sa iyo yan anytime. Buti na lang kamo, yung kaibigan ko na sinabihan niya nang sinabi ko yun, is naintindihan ako kasi vocal lang ako magsalita, ganun lang. And wala talagang issue yun, wala. Kasi para sa amin, pagkatapos ko yun sinabi, nagdagdag pa ako na sabi ko na, ako nga yung utang ko sa bangko, ganto ganto. Naiba na yung usapan. Talagang nasingit ko lang yung salita na yun na, bakit walang pera to? Sabi kong ganun. So, yun na pala yung issue sa kanya. Tapos, parang ang dami ng dagdag. So, yung pinakakaibigan niya talaga is nagalit dahil nga nag-away kami dahil sa kanya. So, ngayon, hindi na, bawal na siya sa amin. Hindi na, ayaw na namin sa kanya kasi nga, madamdamin siya. So, ingat kayo sa magiging kaibigan kapag day off nyo. Especially kapag nasa central kayo, pag may nakikipag-usap sa inyo, huwag nyong kakausapin, huwag nyong anuhin, huwag nyong alam nyo yun, okay lang makipag-usap kung magtatanong, pero yung magkakaibigan and hanggang sa hihingi na yung Facebook mo and then kukunin ka na ngayon na reference or alam mo yun, ikaw na ngayon yung pauutangin sa bangko kasi kaya ingat, okay na yung walang kaibigan. Okay? Next is, maganda magtrabaho dito sa Hong Kong kasi kung hilig mo yung mag-travel, kung hilig mong mag-hiking, mag-swimming, kahit saan, maraming activities dito. Yung hiking nila guys, yung mga mountain nila dito is may mga hagdan-hagdan na, so hindi ka na mahirapang akyatin. And ako yun yung hilig ko, Pinas pa lang, gumagastos ako ng 8,000, 5,000, makapunta lang ng Bicol, Sagada, Banawe, Ilocos. So, yun yung gusto ko, yun yung hilig ko. Kaya nung pagpunta ko dito sa Hong Kong, and hindi ganun kalaki yung magagastos ko kapag gumagala ako, is natuwa ako. Syempre, aakyat ako ngayon ng bundok, gagastos lang ako ng pamasahe, magkano lang pamasahe, nasa ano, sabihin na natin ano, mga nasa 200, oh, 200 yon sa pesos. And then, magdadala kami ng pagkain. So, yun lang yung gastos ko, nandun na ako sa mountain. Pag ano, gusto ko ng dagat, malapit lang din, dalawang sakay lang. So, dito sa Hong Kong, lahat ng hilig mo kung ano, is nandito. Yung iba is nagsusumba, yung iba is mahilig mag-beauty pageant, and then yung iba is nagpa-practice ng firing, yung gumagamit ng ano, ng baril, and then yung iba is ng guitar, swimming. So, maraming mga lesson-lesson dito na kung gusto mong matuto is madali lang. And yung iba is kaya nagpupunta ng Hong Kong kasi nga ito na yung stepping stone nila para makapunta ng ibang lugar. Kaya yung mga kaibigan ko, dalawa is nasa Poland na ngayon. And sabi ng isa kong kaibigan, tapusin niya lang daw, makakuha siya ng ID doon sa Poland. Hindi ko alam kung anong ID yun. Yung parang resident ka na buong, ano ba yun, sex gen. At tatawag doon. Basta yung buong Europe na yun, yung mga Denmark, parang ilang lugar-lugar yan, libre mong mapupuntahan. So gusto niya ngayon pumunta ng France para pagdating doon, mag-apply siya ngayon ng ibang trabaho. So, ayun yung technique nila. So, gusto kong gayahin, pero yung panahon is hindi ko alam. Dati yun yung obsessed ako na gusto kong gawin, makapunta ng Poland. Pero nitong huli na, parang nawala na sa isip ko. So, ngayon, I pray to God kung ano yung decision niya sa buhay ko. Kasi parang naguguluhan ako. Nandito lang ako ngayon, nakafocus sa dapat matapos ko yung bahay and dapat mabayaran ko yung utang ko. Ayan lang. And makaipon ako. Nandun lang ako ngayon sa goal ko na yun. Pero sana sa susunod is magawa ko din kung ano yung gusto ko. Gusto ko talagang maikot kahit makapunta man lang ng ibang bansa aside sa Hong Kong. So ayun lang guys. Kaya yung mga nagbabalak dyan mag-apply sa Hong Kong, try your luck. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo suswertehin. So paswerte-swerte lang dito sa Hong Kong. Pag inabot ka ng swerte, swerte mo talaga. Kaya go lang, and yung mga nag-aano na mag-break contract, tansyahin nyo munang mabuti kung baka magbago pa yung amo nyo. Ayan, so thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Mwah.